Mayroon ba kayong alagang itim na pusa? Batid mo ba na sa tulong ng hayop na ito ay maaari kang maging maswerte at magiging malapit sa iyo ang maraming oportunidad at mga pagkakataon? Hello, what's up? Your best here. Naniniwala ka ba sa swerte? Kung gayon, subukan mo ang bagay na ito gamit lamang ang alaga mong itim na pusa. Isang klase ng hayop na inaalagaan sa bahay, subalit hindi batid ng karamihan na maging ang hayop na ito ay magdadala pala ng swerte at kaginhawahan sa buhay. Halika at alamin kung papaano nga ba ito gagawin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga pusa o Felis catus bilang scientific name ay isang inaalagaang hayop buhat sa Felidae family. Isa ang pusa sa pinakapaboritong hayop na inaalagaan sa bahay. Sa kabuuan nga ay mahigit sa 220 million cats o mga pusa ang ginagawang alaga as of year 2021. Sadyang kakaiba ang hayop na pusa. Tahimik, mapagmatiyag, at kadalasan ay gising sa gabi upang manghuli ng mga daga at iba pang insekto sa paligid. Maliksi rin ang pangangatawan ng pusa na malaking tulong upang maprotektahan nila ang kanilang sarili sa iba pang mga hayop. Subalit, bago natin pag-usapan ang swerte nitong taglay, batid mo ba na napakarami palang mga paniniwala ang kaugnay ng hayop na pusa na maaaring ngayon mo pa lamang maririnig? Una, ang pusa noong unang panahon sa bansang Ehipto ay sinasamba at ang pagpatay ng pusa ay labis na ipinagbabawal nga. Sa tuwi namang mayroong isang pusa ang papanaw, ay kailangan nilang mag-ahit ng kilay ng lahat ng miyembro ng pamilya upang ipakita ang kanilang pagdadalamhati. Pangalawa, ang pusa ay bahagi ng sinaunang pamumuhay ng mga Griego at nailimbag pa nga ang mga ito sa kanilang sinaunang barya na tinatawag na Magna Graecia. Sa panahon naman ng Middle Ages, ang mga pusa ay kasamang nailarawan sa mga painting o larawan ng Sagrada Pamilya at nang kalaunan, ito ay unti-unti nangang nawala at nakalimutan. Pinaniniwalaan na maswerte ang pusa dahil sa panahon ng pagsilang kay Hesukristo, isang pusa rin ang isinilang. Ang pang-apat ay sinasabing ang mga pusa ay espiritong gabay ng mga tao, subalit dahil hindi nga ito nakapagsasalita, ay wala itong kakayahang maimpluwensyahan ang bawat desisyon ng mga tao. Panglima, sa Norse mythology naman, ang pusang ito ang natatahing hayop na nagdadala ng chariot ng kanilang mga diyosa. Sa sinaunang alamat naman sa aklat ng mga Hudyo, ang pusa at ang aso ang kauna-unahang alagang hayop sa bahay ni Adan na siyang nanguhuli ng mga daga. Ang ibig sabihin, maging noon pa man, ay hindi na kamalasan ang dala ng pusa sa tao, gaya ng paniniwala ng iba. Katulad ng kapag makakita ka raw ng itim na pusa sa daan, ikaw ay mamalasin. Marahil ito ay aprobado lamang tuwing Friday the 13th. Subalit, nangyayari ito hindi bilang kamalasan, kundi isang babala lamang. Ngayon, nais mo na bang malaman kung ano ang dapat gawin upang maging pampaswerte ang itim na pusa? Kung sakali nga na mayroon kang alagang itim na pusa o pusang kulay itim ang buong katawan, kumuha ka lamang ng 7 piraso o 7 hibla ng buhok o balahibo nito, buhat sa kaniyang mukha. Ilagay ito o ihalo sa inyong ginagamit na pabango, mapakulon man yan o simpleng pabango.
Sa tulong ng ritual na ito, sa tuwing gagamitin mo o i-spray ang pabango sa iyong katawan, ay kasama nitong madadala ang swerte at good luck na mayroon ang mga pusa. Subalit kung hindi naman kayo naniniwala sa ganitong mga pamamaraan, kahit na nga lamang ang simpleng pag-aalaga o pagpapakain sa mga pusa ay magdadala na sa inyo ng swerte at pagpapala. Ikaw, mayroon ka rin bang alagang pusa? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.